Mga kaparokya, welcome to another episode of Men of Light. Pag-uusapan po natin ngayon ang Gospel of Matthew chapter 7 verses 21 to 27. Ito po yung concluding part ng Sermon on the Mount na matagal na po nating binabasa for the past several Sundays now. Now finally, we have reached the conclusion of the Sermon on the Mount. At dito po ang issue natin ay tungkol sa credibility. Kaya po, ang pamagat ng episode na ito ay kapanipaniwala? Question mark. Sabi nila, people nowadays do not need teachers. What they need are role models. Kasi, well, it is easy to talk. It is easy to teach. But will you walk your talk? Well, actually, third point po natin sa ating discussion ito ngayon. Sino at kailan nagiging kapanipaniwala ang tao? Sino ang taong kapanipaniwala bilang patotoo? Tandaan po natin, ang pagsaksi sa mabuting balita ng Panginoon ay issue of credibility. Hindi lamang yun issue ng galing, kasi baka saksakan ng galing, pero ang tanong ultimately is, paniniwalaan ko ba siya? Well, the first proof ng pagiging credible, the first basis of credibility, ang pagiging kapanipaniwala ay yung kilala mo, ang pinapakilala mo. Because ang ating pananampalataya ay isang gawaing pagpapakilala. Pagpapakilala sa Panginoong Hesukristo. Paano mo ipapakilala ang hindi mo kakilala? Pangalawang punto po natin ay tungkol sa pagsubok. Ang taong kapanipaniwala, hindi bumibigay kaagad sa mga pagsubok. Kasi ito yung sinasabi ng Ebanghelyo. Yung dumaan daw ang mga bagyo, unos, ulan, pero hindi siya madaling pabagsakin. And ang pangatlong punto po natin ay yung he walks his talk. Hindi lang salita ng salita. No? Pinaninindigan, binibigyan ng laman at dugo ang kanyang sinasabi. He walks his talk. Kapag ganito, mas madali tayong maniniwala sa patotoo ng isang tao. Lahat tayo tinawag bilang patotoo, bilang mga saksi. We are called to be witnesses of the good news of the Lord. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Sabi nila, ang problema daw sa Kristyanismo ay yung sometimes when we are credibility challenged. No? Kasi hindi yan issue lang ng pagyakap sa isang relihiyon. Paniniwalaan ba ang ating mensahe? Huwag ko kayong aalis, mga kaparokya, pakinggan po muna natin ang ating pagbasa from Matthew chapter 7, verses 21 to 27, kapanipaniwala. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo kakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay.
bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon.